Sa videong ito na ipinadala sa aming programa, makikita ang 6 na taong gulang na si Melissa. Hindi niya tunay na pangalan. Tulala, hindi makausap, nakatabingi. Ang nanginginig nitong labi. Ang kanyang kaliwang braso, hindi rin maigalaw. Ayon sa paglalarawan ng kanyang mga magulang, para raw itong na-stroke. At ang pinagsususpetsahan nilang dahilan, ang sobra-sobra raw nitong paggamit ng gadgets. Nagkaroon ng ideya ang mga magulang ni Melissa na sina Mike at Frances na baka gadgets daw ang dahilan kung bakit kinumbulsyon ang kanilang anak matapos nilang mabasa ang isang viral post ngayon ng isa ring ina na ang anak. Natagpuan na lang daw kamakailan na nakahandusay sa sahig. Naninigas ang kaliwang kamay, nanginginig ang braso at tabingi rin ang bibig. Ayon sa viral post, nagka-focal seizure daw ang bata o ang pagkakaroon ng abnormal electrical disturbances sa isang bahagi ng utak na nagdudulot ng panginginig o pangingisay sa isang bahagi ng katawan. At ang pagkakaintindi raw ng ina sa viral post kung bakit nangyari ito sa kanyang anak, di umano dahil sa labis na paggamit niya ng gadgets. Yes, excessive use of gadgets. Kasi simula nung magbakas, wala nang ibang inatupag. Sa tingin ng mga magulang ni Melissa, nahahawig ang nangyari sa kanilang anak sa nag-viral na post. Grabe rin daw kasi gumamit ng gadgets ang kanilang anak. Inaabot ng 8 oras sa harap ng cellphone. Tumitigil lang daw ang bata sa paglalaro kapag lobat na ang telepono. Hanggang isang araw na lang, nangyari ang hindi nila inaasahan. Galing siya sa tulog, basta ginising na lang siya nung pag-atake. Yakap ko siya. So alam kong inaatake na siya. Nagpe-pray na lang ako sa isip ko na, Lord, pagalingin niyo po yan ako. Ganun. Nag-hysterical na siya nga dahil nakikita na niya yung mata, medyo na, tumitirik na. Then, within 1 or 2 minutes, medyo nagsusubside na yung pag-atake sa kanya. At nito lang Mayo, araw-araw na raw inaatake si Melissa. Ayaw niyang pumasok, ganito yung eksena namin araw-araw. Kasi may trauma na siya, baka daw umatake yung pagtigas ng kamay niya. Kaya ayan, umiiyak siya. Pero ngayon wala siyang atake, kaya pinipilit namin siya pumasok. Kaya lang ayaw niya talaga. Yung ginagawa ng teacher niya, sinesend yung pinag-aralan nila sa chatroom namin. Gumawa ng chatroom yung teacher niya. Tapos ang ginagawa ko, bibidyohan ko na lang para alam ng teacher niya na siya yung gumagawa talaga nun. Yung mga dapat na seat work talaga. Nung nagpakonsulta sila sa doktor, pinamonitor daw muna ang panginginig ng kamay ng bata. Sinusulat ko yung oras mismo na nangyari yung paggalaw na yun, paninigas na yun, para namomonitor din ng doktor kung ilang beses yung pag-atake lagi sa. Pinakamaraming atake sa kanya is 4 na beses sa isang araw. Habang naghihintay sa mga susunod pang check-up, si Melissa pinagbawalan muna ng kanyang mga magulang na mag-cellphone, drawing at coloring muna ang libangan ng bata. Pero sobrang paggamit nga ba ng gadget ang dahilan kung bakit nagkaka-seizure si Melissa? Tama rin ba na ang kanilang basihan ang nag-viral post na nagsabing gadgets ang dahilan kung bakit nagka-seizure ang isang bata? Hinanap namin ang nagsulat ng viral post. Natagpuan namin siya sa Alabang, si Maricon, at ang kanyang 6 na taong gulang ding anak na si Shania, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Maricon, bandang alas 10 ng gabi nitong Lunes, habang naglilinis siya ng sala. Bigla na lang daw sumigaw ang kanyang anak, si Shania. Nakita na lang niyang nakahandusay, hindi makatayo at nanghihina, nanginginig, hindi maigalaw ang kaliwang kamay at bahagyang nakatabingi ang labi. Pautal-utal din daw ito. Tulong, kuya! Binuhat ko na siya papunta ng kama. Tapos binilisan ko. Habang kinakausap ko siya noon, sabi ko, ano ba nangyari? May masakit ba sa'yo? Nasagot lang niya sa akin noon, Mami, look mo yung ano ko, ayaw na magmupante. Sabi ko, hindi naman bulol yung anak ko. Agad na itinakbo ni Maricon ang kanyang anak sa ospital. 11 a.m. nagpunta po yung neuropizza. Sabi nga po niya na focal seizure daw. Tapos po nung tinanong ko sa'yo, ano po bang cause nung pag-seizure niyang yun? Sabi niya, sa pagod, sa puyat. Tinanong ko rin kung pwede bang dahil sa gadgets.
Dati po, lalo na nung bakasyon, magigising siya ng around 7 to 8 a.m. No breakfast, cellphone agad. Pagkatapos maligo, kumain, balik na ulit sa gadgets. Tapos matutulog siya around 2 a.m. Sinisisi rin ni Maricon ang kanyang sarili dahil hindi raw niya masyadong natututukan ang kanyang anak dahil na rin sa kanyang negosyo. Ang hirap makakita ng bata na nagkakagano sa ospital. Mahirap po. Yun po lang talaga yung na-realize ko na maling-mali pala talaga ako. Kanina sabi ko sa anak ko, "Nak, sorry. Kasalanan ko rin." Sabi niya, "Hindi, mami, kasalanan ko din." Ang hirap. Akala ko normal lang. Hindi naman pala. Sorry po. Para makasiguro, hindi na raw muna pinagagamit ni Maricon si Shania ng gadgets. Wala ng gadgets. Magalit na siya. Mag-away na kami. Yan po ngayon. Dahil wala na siya talagang gadgets. TV na lang. Minimal na lang. Mag-away kami. Hindi na po ako nag-gadgets. Para po hindi ako sisake or yan ayos ko ulit. Tabi nga, ganito at ganun. Stop na mag-gadgets. Baka sising din yun kasi naggagaw na sabi din ng mami ko yung po. Muli ang tanong, gadgets nga ba ang sanhi kung bakit nagka-seizure si Shania pati na rin si Melissa? Ayon sa pediatric neurologist na si Dr. Cherry Texon de los Santos, hindi ang paggamit ng gadgets ang direktang sanhi ng pagkumbulsyon. Hindi yung gadget use per se ang nagkakos ng seizures, but yung flashing of lights. May subset ng epilepsy na kapag ang isang tao na i-expose sa flashing lights, nagkukumbulsyon sila. Ang tawag natin doon ay photosensitive epilepsy. Sleep deprivation is also a known factor. Trigger din siya for seizures. Ang mga batang nagkukumbulsyon, maaring makaranas ng panandaliang pagkaparalisa. Ang tawag dito, Todd's paralysis. Ang focal seizure, hindi yun yung pangalan ng sakit. Yun yung manifestation ng epilepsy. Kasi maaaring ang seizure o ang convulsion ay focal o isang parte lang ng katawan or generalized kung saan buong katawan niya yung nanginginig. Yung ibang bata, after nilang mag-convulsion, lalo na yung mga focal seizures, nagkakaroon sila ng tinatawag namin na Todd's paralysis. Yun yung temporary or panandali ang pagkaparalisa ng isang parte ng katawan. Isa talaga siyang phenomenon na associated sa seizures, lalo na sa mga batang may epilepsy. Payo ni Dr. Texon de los Santos. Kapag ang bata nag-seizure, lalo na kung may epilepsy, ang usual na ina-advise namin sa parent, itatagilid lang sila para yung laway nila hindi papasok sa daanan ng hangin. Hindi advisable na maglagay ng kahit anong bagay sa bibig or masahiin yung bata. Yun yung mga maling ginagawa ay binubuhusan minsan ng tubig, kinakagat ang daliri. Hindi yun dapat ginagawa. Dapat tinatagilid, tapos inoorasan lang. Binibilang kung ilang minuto. Kapag lumampas ng 5 minutes, kailangan itakbo sa pinakamalapit na ospital. Kapag less than 5 minutes, tapos yung bata hindi nangingitim, pwede naman sa bahay i-manage, tapos ikonsulta sa doktor nila. Samantala, ayon sa aming pananaliksik, base sa unang doktor na sumuri kay Shania, epilepsy nga ang sakit ng bata. Habang si Melissa, malayo rin daw na may kinalaman sa paggamit niya ng gadgets ang kanyang kondisyon. Nakatakda itong magpa-MRI o Magnetic Resonance Imaging sa susunod na linggo para malaman talaga kung ano ang sanhi ng kanyang focal seizure. Bago ang henerasyong kasalukuyan, TV ang itinuturing na katulong ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ngayon, gadgets na. May mga benepisyo, pero katulad din ng ibang bagay, kapag nasosobrahan, hindi makabubuti.